DIR forms, turo ko rin sa inyo. Punta lang tayo sa Google Chrome. Ayan, Google Chrome na yan. Sorry, medyo lumalabo. Google Chrome. Tapos, search lang natin yung www.dir.com.ph. Tapos, pag nandiyan na tayo, medyo lumalabo yung camera natin. Tapos, punta tayo sa e-services. E-services ang lagi natin pupuntahan. Ito yung sa pagda-download ng forms, guys. Ha? DIR forms tayo. Tapos, makikita kasi natin dyan yung offline. Ito yun. Offline DIR forms. Package D7.9.2.1. Click here. Here daw. Click lang natin yan. Tapos, pagka-click natin yan, ayan, loading na siya sa baba pala. Ibig sabihin, nagda-downloads na siya. Nadoble ko pa. Yan, pagka-downloads niyan, pagkatapos niyan, click lang natin itong extract to specific folder. Tapos, display file and explorer. Okay lang natin. Tapos ito, run as administrator lang natin. Tapos, next lang natin to. Tapos, next lang natin yan. Next lang natin yan. Tapos, install lang natin yan. Tapos, finish. Tapos, yun, nakikita na natin siya dito sa files. Nandyan na yan. Close lang natin lahat. Nandito na siya sa baba. Nakasave na siya dyan sa Windows C. Sa Windows C na siya eh. Ayan, kung makikita niya, meron na siyang EDIR forms. Tapos, yan. Click lang natin yan. Open natin yan. Tapos yun, boom, pwede na tayong mag-file online.